Hello guys, welcome sa ating tutorial about sa Python programming language. Pero before tayo mag-start sa ating tutorial, gusto ko lang munang pag-usapan natin kung ano nga ba yung programming language. Bali, ang programming language ay yun yung daan para makapagbigay tayo ng instruction sa ating computer. And yung computer naman is i-execute niya yung instructions na yun. Bali, ang naiintindihan lang kasi ng ating computer is yung tinatawag na binary or ganito, 1 and 0 or on and off. Bali, mahirapan naman tayo kung magbibigay tayo ng instructions sa ating computer ng ganito, ganito, di ba? Parang sa unang tingin kasi hindi natin naiintindihan kung ano to, itong 1 ones and zero na to. Kaya doon pumasok yung ano, yung programming language. So gumawa ako ng ano dito, parang diagram. So ito. Ito yung ating mga programming languages like JS, Python, C Sharp. Bali, nag-a-act siya as translator. Kinukuha niya yung source code and tina-translate niya into machine code para maintindihan ng ating computer. And yung translator pala ay ano, meron ding pinagkaiba. Ayun yung interpreter at saka compiler. Pag-uusapan na lang natin itong dalawa na to. Ano ba yung pinagkaiba sa mga susunod na video. Pero basically, ito yung ginagawa lang ng programming language. Translator lang. Kasi hindi naman tayo naiintindihan ng computer. Kaya tina-translate niya yung mga ano natin, mga codes natin into machine code. Halimbawa, gusto nating mag-print. Hindi ito alam ng computer, 'di ba? Huwag niyo munang intindihin kung ano tong code na to, ah. Sa ano to, code to sa Python. Pag-usapan din natin to sa ano, pag nandoon na tayo sa actual na tutorial. So basically nag-print lang siya sa console. So hindi to alam ng ano ng ating computer, 'di ba? So doon papasok yung ating translator. Ta-translate niya para maintindihan ng ating computer and ma-execute na rin ng ating computer. And merong ano, dalawang classification din ang ano, ang programming language. 'Yun ang tinatawag na high level at saka low level. Ang ibig sabihin ng high level is ano, closer siya sa ano, English na language like JavaScript, Python, ano pa, Java. And meron silang mga keywords dun na gaya ng print, 'di ba? English na 'yan siya, 'di ba? Or console, English na rin yan siya. Bale, sa ano naman, yung sa low level naman is ito na yung ano, ito na yung halimbawa niya is assembly. Ang ibig sabihin ng low level is mas malapit siya dito sa machine language. Kaya usually yung ano, yung time ng translation is ano, mas konti dito sa assembly. Kaya ibig sabihin mas mabilis siya kaysa dito sa ating high level language. Mali, yun yung ano, dalawang ano, klase ng ating programming language. Pero bakit nga ba ano, maraming programming language? Merong mga JS, Python, C Sharp, and Java. So, ang nangyari kasi, ang bawat ano, bawat programming language is ginawa siya para mag-solve ng iba't ibang task or mag-solve ng iba't ibang problema. Halimbawa sa JS is usually ito yung ano, programming language ng ating ano, web browser. So, ito yung ginagamit sa front end or ginagamit din siya sa ano, sa back end as ano, yung Node.js.
So hindi na muna natin pag-uusapan ito. And yung Python naman is ano, parang madalas siyang ginagamit sa ano, sa machine learning or data science. Kasi yung Python kasi is ano, madali siyang intindihin kasi mas closer talaga siya sa ano, sa English na language. Bali yun yung Python. And C Sharp naman ginagamit din sa ano, multipurpose din, back end, game development, and ano, yung mga software. Yung Java naman, ito yung ginagamit dati na ano, sumikat siya kasi ano, yung bang ano siya, platform independent siya, parang pwede siyang i-run kahit saan, na unique siya nung time na yun, na yung time na ginawa itong Python or Java pala. Bale, yun ang bottom line is yung iba't ibang programming languages is may kanya-kanyang gamit. And yung pagpili natin ng gamit na yun is parang yung pagpili rin natin ng ano, iba't ibang tools. Halimbawa sa construction, para ginagamit nating pangpukpok, di ba, is martilyo. And ginagamit naman nating pangputol ng kahoy is ano, lagari. Bale, pag gumamit tayo ng lagari para pangpukpok ng ano, pako, syempre mahirap 'yun, di ba? And gumamit naman tayo ng martilyo para pangputol ng kahoy, mahirap din. Ganon yung ganon din sa pagpili ng programming language. Meron silang ano, kanya-kanyang strengths at saka weaknesses. Sa Java, yung kadalasan na nakikita ko na ginagamit sa mobile development at saka back end. Ito naman sa data science. JS naman is sa mobile and ano rin, sa front end, sa mga website din. May kanya-kanya nga silang ano, strengths and weaknesses. So yun na lang muna for this topic at kita-kits next time.